bakit mo kailangan ng extra income stream aside sa trabaho mo, aside sa full-time job mo. Ang daming reason. Tsaka, extra money is always great. Especially yung ini-spend mo, hindi galing dun sa pinaka-main source of income mo. Mas maganda na yung ginagastos mo, galing lang dun sa side hustle mo. We recently had a trip to the Philippines, visit the family there, and of course, introduce my kids to their grandparents. Sarap magbakasyon lalo na kung may pera ka. Tapos masarap maggumastos kung alam mo na yung source of income na ginagastos mo dun sa mga endures, sa mga cravings mo, ay galing lang dun sa passive income mo. Hindi dun talaga sa main source of income mo. Mas masarap gumastos pag may pera ka. Extrang pera, yun ang masarap gastusin kesa dun sa mga pera na budget mo or savings mo. Yun ang huwag mong gagastusin. Kailangan ang gagastusin mo lang for fun. Syempre, yung extra income mo lang. Doon mo masasabi na kailangan mo ng extra income. Maraming reason kung bakit mo kailangan ng extra income. Pwedeng pagod ka na sa 9 to 5. Pwedeng gusto mong mag-retiro maaga. Of course, extra income, extra money is great for your savings too kung sa retirement mo ang pinaghahandaan. Pero this is what thing I realize. Yung sinasabi nila, you are under the same storm, pero you're not on the same boat. I have talked to some people how they are affected with the pandemic. Sobrang upsetting kasi yung naranasan namin dito, we own a restaurant and one of the effects of the pandemic is to cut off the operations 50%. Nawala yung dine-in namin. Then I talked to some people there sa Philippines nga, and they have mentioned kung gaano kahirap yung naging pandemic sa kanila. Syempre, walang kabuhayan, restricted, hindi ka pwedeng lumabas. And dun sa pinuntahan namin sa Caramoan, Camarines Sur, most of ng income nila, ng source of income nila, syempre sa tourism tsaka sa pangingisda. Tourism, sarado nga ang tourism noon kasi nga bawal ang close contacts. So, doon sila nahihirapan. Tapos yung rasyon pa ng pagkain, yung grocery, parang twice a month lang bumibisita sa town. So, yung supplies, bago pa makarating doon sa dulong bayan, kumbaga napagpilian na yung supplies. So, ang hirap noon para sa kanila. Doon mo rin marirealize na ang daming tao na hindi nagpapakahirap. They really work hard to earn income, to have that source of income. Madadama mo talaga na kailangan mong magtrabaho para ma-afford yung, hindi naman lifestyle eh, para ma-afford lang yung daily living mo. So from that moment, I realized na hindi ko dapat nilalaro lang yung side hustle ko. Kasi yes, this is just a side hustle and I have my main source of income. Pero dun mo marirealize na kung meron ka pang isang extra income, mas masusuportahan mo yung mga taong nakapaligid sa'yo. I mean, dun sa bumili ka lang ng something dun sa mga product na ino-offer nila or dun sa mga produce na ino-offer nila. Like I said, main source of income there is fishing. So, kung meron ka lang at least mabibili dun sa mga ino-offer nila sa'yo, suporta na yon, tulong na yon. So, hindi lang dapat sarili mo yung iniis mo, kailangan mo rin tumulong. Mas maganda nga kung makakatulong ka kasi you're fortunate enough to have the lifestyle that you have. Ngayon, kung may extra income ka, mas maganda na tutulong ka lang sa kanila. Okay, what I am doing is digital marketing. I am an affiliate of a product that will give commission. Nandun ako sa business na hindi mo kailangan mag-create ng sarili mong product, but they will actually provide it for you and ipopromote mo lang, and once you promoted it, you'll earn commission on that. So why not? It's very doable, it's location free, and I am also a busy mom. Aside from running the restaurant, I have 2 kids, pero like I said, it's doable, wala namang quota. I just promote the digital marketing, and then once I bring in people, then I will earn commission.
So, extra income na yon. So, if you wanted to do something about this, if you are looking for an extra income, either to replace your 9-to-5 job or just to educate yourself about digital marketing, connect with me because I am happy to share this with you. And like I said, it is an extra money is always nice. Either for your spending sa mga luxury mo, sa lifestyle mo, or if you wanted to help other people, of course, that is always great. Yun lang, connect with me. I have free webinar to offer it to you. Check it out if this is the right passive income for you. Choose the right passive income for you, yung hindi magkikreate ng stress kasi, kumbaga, life is stressful na nga. And aside from that, live to what matters the most. Life is not just about work. So you really have to be careful on choosing the right passive income for you because the right passive income for you, yung hindi na magkikreate ng another like work load on your behalf. Yun lang, connect with me so I could give you more information about what I am currently doing. And maybe this is for you and maybe it's not. But it's what's a good thing is for you to check it out. Like half a year na ng taon and you still don't know how to learn or earn online, connect with me. Yun lang. God bless us.